Mapapangit man o gwapo yung isang lalaki kapag may pera ay marami talagang kababaihan na didikit dito. Mamamagnet nga yung mga kababaihan. Yun, what's up? Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan mga utol. And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan, ang usapang pag-ibig pa rin syempre. So ito mga utol ha, dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, bakit kailangan na hindi ka maghabol sa lalaki? Yun. So ito mga utol ha, tatalakayin natin kung bakit talaga kailangan na hindi ka maghabol sa lalaki. Which is my word na kailangan. Ang ibig sabihin is need. Yes, kung ako pa yung tatanungin ninyo utol ha, pagdating sa pag-iibigan, ha, parang requirements na rin siya. Ha na, uy, Kuya Kiko, bakit may mga requirements ka pa? Yes, syempre utol, kasi yun ay mga kailangan. Kung napag-aaralan lang yung pag-ibig, marami din sana, ha, na hindi mahahantong sa sawi o sa pag-ihiwalayan, at saka hindi rin mahahantong sa pang-aabuso o maaabuso ka. Yes, kasi sa totoo lang, ang pag-iibigan o yung pagmamahalan ay napag-aaralan. So, nandito tayo utula para hindi na rin kayo mahihirapan. Which is, ituturo ko rin sa inyo kung ano ang aking mga kaalaman. Lalong-lalo na talaga sa pag-iibigan o sa mga kababaihan na niloloko lang. So, ganun nga utula. Kaya nga naging kailangan ito, ha, na huwag kang maghabol. Kasi bago ang lahat, magagawa mo rin talaga ito once na ikaw mismo ay ready na o handang-handa na bago ka pumasok sa isang relasyon. Kasi marami rin talagang nagsasabi na huwag kang pumasok sa isang relasyon kapag hindi ka pa handa. Which is yan ay totoo. Which is yan ay tama. Na huwag ka talaga munang pumasok sa isang relasyon kapag hindi ka pa handa. Kasi once na hindi ka handa, paano mo masasabi na hindi ka maghahabol? Kasi ikaw mismo isang hindi mo napaghandaan. Which is ibig sabihin may kulang. Kasi kung napaghandaan mo utol, yes, bakit ka pa talaga maghahabol kung ikaw mismo ay alam mo sa sarili mo na kumpleto ka na, buong buo. May bala ka, may pambala ka. So paano ka maghahabol? Ha, kung kumpleto ka sa sarili mo utol, ganun lang yun. Kaya ka naghahabol dahil may kulang. Which is yung pagkukulang mo sa iyong sarili, yes, na hindi mo mabibigyan ng tugon ay doon mo nakikita sa partner mo o sa lalaki na yun. Na which is parang siya yung nakapagkumpleto ha, sa iyong sarili. Pero akala mo lang yun utol. Ang mali lang kasi is pinapabayaan mo ang iyong sarili. Yes, na mas lalo kang sumasandal sa ibang tao. Na yung mga pagkukulang mo sa iyong sarili ay parang doon mo hinahanap-hanap sa ibang tao o doon mo kinukuha sa ibang tao pa. O na hindi mo binubuo ng sarili mo lamang na wala ng tulong ng ibang tao. So talagang maghahabol ka utol ha kung nakadepende ka sa isang tao. Yes, of course, kasi nandun yung kailangan mo eh. Yun yung magkukumpleto sa'yo eh. Yes, sa isipan mo syempre. Sa tingin mo lang na parang yun. Pero ito nga utol ha, mumulatin ko. Hindi yun ang makapagkumpleto sa sarili mo. Hindi yung lalaki yung makapagkukumpleto kung ano yung mga pagkukulang mo sa sarili mo. Walang ibang tao utol, kundi ikaw lang din. Hindi pwedeng papasok ka sa isang relasyon na hindi ka pa handa, na hindi ka pa kumpleto, na hindi ka pa buong buo. Ha, hindi yung pumasok ka sa isang relasyon para yun yung makapagpabuo sa sarili mo. No. So ganun nga utol, kailangan talaga is mapaghanda ka. Kaya nga tayo nagmamahal sa tamang oras, sa tamang edad, di ba? Para kahit paano is mapaghandaan natin. Which is magiging handa tayo, magiging ready tayo. May pambala na tayo. Na para matulungan rin natin yung partner natin. Hindi yung aasa lang tayo. Hindi yung kukunin lang natin lahat ng mga pagkukulang natin sa sarili natin sa ibang tao o sa partner natin. Lalong-lalo na kayong mga kababaihan, yes. Hala, mas lalo kayong sumasandal sa lalaki. So ganun nga, ikaw lang din yung makapagpupuno ng mga pangangailangan mo utol. Para hindi ka maghabol sa isang lalaki. Kung alam mo naman sa sarili mo na kaya mong kumpletuhin ito kahit wala yung lalaki na yun. Kasi ito rin mga utol ha,
once na maghahabol ka, yes, dito na papasok yung lahat-lahat ng kalbaryo mo. Kung maghabol ka man sa isang lalaki, mas lalong lalaki yung ulo niya. Dalawang ulo utol ha. Mapataas man o mapababa, lalong-lalo na yung sa baba niya, mas lalo itong lalaki. Oh no! Once na naghahabol ka is, the more pa itong maghahanap o the more pa itong susubukan yung kamandag niya sa ibang babae. Yes, kasi pinakita mo sa kanya, nakahabol-habol siya. So ganun nga, mas lalong lalaki yung ulo niya, mas lalong mang-aabuso. So, sino ba yung gumawa nito na para maging ganun siya? Which is ikaw lang din, utol. Hindi magkakaganon yung isang lalaki kung ikaw mismo ay handang-handa sa sarili mo. Hanap buong buo ka. Once kasi na hindi mo siya hinabol, yes of course, pinagmumukha mo rin talaga siya na hindi siya kahabol-habol. Ganon lang yun, utol. Which is psychologically, kung ano yung pinapakita ng ibang tao sa atin, ay yun din yung mararamdaman natin. Lalong-lalo na yung mga partner natin. So kung ganon yung ipaparamdam mo sa partner mong lalaki na hindi siya kahabol-habol, lalong-lalo na na ikaw ay confident sa iyong sarili, yes, na maganda ka, may pambala ka na kahit mawala siya, ay marami pa rin lalaki na magkakandara pa sa iyo. Yes. At saka hindi ka rin magigiba ha, kasi alam mo rin sa sarili mo na kahit mawala yung lalaki na ito, ay kaya mo pa rin mabuhay. Pinagandaan mo eh, bago ka pumasok sa isang relasyon, may source of income ka na. Yes, kaya mo nang buhayin. O kung magkaroon man kayo ng pamilya, is kaya mo nang tumulong. Ha, lahat ng mga pangangailangan mo sa sarili mo o sa buhay mo, ay mabibigay mo na. Ha, kaya mo nang bumili. Yes, ganun utol, hindi yung hindi ka pa nga handa, hindi ka pa tapos na kapag-aral. Yes, wala kang nga kinikita, is pumasok ka pa sa isang relasyon. Kasi ito mga utol ha, karamihan din talaga ng babae ay ganito. Meron nga akong naririnig din ha, ng mga salita na galing pa sa mga magulang. Okay lang yan kasi babae naman yung anak ko eh. Makakapaghanap rin yan ng maaasawa ha, na mayaman. Pero hindi nila alam ha, yung katotohanan na once ganun ka, maging dependent ka lang sa isang lalaki na mayaman, yes, karamihan ay ito rin ha, ang makapagpapadapa sa'yo. Swerte ka na lang ha, sa panahon ngayon na mayaman yung lalaki, then ikaw walang wala, tutulungan ka lang ng lalaki, iaahon ka ng lalaki. Pero ito mga utula, once kasi na yun yung mga hangarin mo, no, which is mayaman na lalaki, karamihan pa dyan sa mga mayayaman na lalaki ha, ay mga babaero. Yun din kasi yung isang power namin ng mga kalalakihan. Doon mo matitest yung isang lalaki sa kanyang loyalty ha, kapag may pera na yung isang lalaki. Yun yung power niya. Doon mo siya masusubukan. Mapapangit man o gwapo yung isang lalaki kapag may pera, ay marami talagang kababaihan na didikit dito. Mamamagnet niya yung mga kababaihan. So sa mga kababaihan naman, matitest mo rin yung loyalty ng isang babae ha, kapag mawalan ng pera yung mga partner nilang lalaki kapag walang trabaho. Yes, ha, realidad ito utol ha. So ganun nga utol ha, kung ikaw na babae ay sasandal ka lang din talaga sa lalaki, yes, mark my word, once na iiwan ka ng isang lalaki, lalong lalo na yung standards na hinahanap-hanap mo sa isang lalaki ay nandoon, iiyak at saka iiyak ka lang. Mas lalo kang masasaktan, mas sobra yung sakit na iyong mararamdaman. Unlike sa babae na hindi naging dependent sa isang lalaki. Yes, yung mindset niya mula pa dati is kahit walang lalaki is kaya niya mabuhay. Hindi yung maghahanap siya ng mayayamang lalaki para lang mabuhay. No. So doon yung makikita yung difference, utol. Ha, so balik tayo ngayon kung bakit kailangan din talaga na huwag kang maghabol sa isang lalaki. Kasi yun nga, utol, mas lalo lang din itong nakakawala ng attraction. Yes, yung formula para ma-attract mo yung isang tao is umatras ka. O pabayaan mo kapag umatras siya. Huwag mong habulin. Yung tipong suplada yung datingan mo, yung tipong confident ka sa sarili mo, ha, na kaya mong mabuhay kahit mawala siya, na kaya mong alagaan, na kaya mong itaguyod yung sarili mo kung mawala siya. Yung tipong parang yayain ka ng mga kaibigan mo na, uy, labas tayo. Ha, yung nakatalikod ka lang, sige, di bali pre. Mas doon pa magkaroon ng curiosity yung ibang tao. Di ba? Uy, grabe. Bilib ako sa taong yan kasi kahit mag-isa lang is kaya niya nga lumigaya. Dumidiretso pa rin siya sa purpose niya. So ganun utol.
So pagdating nga sa partner mong lalaki, kapag ikaw mismo ay hindi naghahabol, yes, mas lalo siya magkakaroon din ng curiosity. Lalong-lalo na wala kang ibang binibitawang salita. Yes, makapagbibigay din talaga yun ng palaisipan sa isang lalaki. So ganun nga utula, napaka-importanting bagay na kailangan is huwag na huwag kang maghabol sa isang lalaki. Kung ikaw yung may pagkakamali, ikaw yung may kasalanan, okay lang yun. Humingi ka ng pasensya, humingi ka ng patawad. Pero ito mga utula, kapag niloko ka na, huwag mo nang habulin. Babe, bakit mo ginagawa ito sa akin? Pasensya na kung ano man yung nagawa ko, ano man yung pagkukulang ko, huwag mo na akong iiwan, ha? Huwag ka na sumama doon sa babae, akin ka lang. Huwag na ganun, utol. Kasi damor lang itong kakalas at saka sasama sa isang babae niya. Kasi ganun nga, damor na naghahabol ka, mawawalan at saka mawawalan lang siya ng interest sa'yo. Yes? So ganun nga, utol, think wisely. Kasi yun talaga ang mas mainam mong gawin once na inaatrasan ka o kinakaayawan ka ng partner mong lalaki. Ha? Know your worth, utol. Ha, so yun lang mga utula, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan ha, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!